pala. So ngayon gagawa tayo ng burnt cheesecake na hindi na natin kailangan ng electric mixer or di kaya whisk. So isi-share ko sa inyo paano ko siya ginawa na walang whisk. At syempre, mahirap kasi mag-whisk. So anyway guys, let's... I-blend lang po natin yung ating 500 grams na cream cheese mga palangga in room temperature. So depende po sa inyo yon. Kung medyo malaki yung inyong blender, so okay naman siya. Pero kung hindi, hatiin nyo na lang po yung ating mixtures. So wag naman lahat sabay-sabay. So unahin po natin yung ating cream cheese, then yung ating whipping cream, i-add din po natin. I-hop nyo muna siya para lang dun sa pampalambot ng ating cream cheese. Then yung sugar din. Mag-add tayo ng konting sugar, hop muna. So pag okay na po yan, i-blend po natin siya ng dahan-dahan lang, okay? Dahan-dahanin nyo lang po. Ilang seconds, then i-off nyo na siya. Then medyo halu-haluin nyo sa loob kasi magdidikit-dikit yun eh. So pag okay na po yan, i-add din po natin yung mga extrang whipping cream na natira sa ating bowl. Ayan lang, ganyan lang siya mga palangga. So napakabilis at napakadali siyang gawin kaysa po mag-whisk tayo or gumamit tayo ng electric mixer. So hindi naman lahat mayroong electric mixer. So pwede natin gawin yan. At i-add po natin yung ating egg yolk. At dalawang egg din. Okay? Dalawang egg. Then lemon and vanilla din po mga palangga. So kunting ano lang, kunting blend saglit, then stop nyo muna siya. Kasi mag-ano siya eh, parang bumubuo doon sa loob. Pero anyway, magpe-perm siya kasi nga meron tayong mga whipping cream na nandun, yung mga liquid, yun po yun. So mix nyo lang po din sa gilid kung merong dumidikit-dikit sa gilid, ayun. Ihalo nyo siya doon sa gitna. So napakadali lang guys. Prefer ko talaga mag-blender. Tsaka maganda naman yung outcome. Then i-add natin, basta dahan-dahan lang po natin yung ating flour. I-add din po natin bago po, last part, okay? Yung ating flour. So napakabilis lang siya mga palangga. Kunti-kunti lang ha. Huwag nyo naman syadong itodo na pool na naka-blend. Dahan-dahanin nyo lang. Mapapansin nyo naman yan eh. So pag firm na yan, so ibig sabihin, ready na siya. So mag-add po tayo ng vanilla. Kunting vanilla, 1 teaspoon lang po, then lemon, then yung ating cake flour na 2 tablespoon lang po yung aking ginamit na cake flour mga palangga. So sakto lang yung 500 grams sa aking size ng aking blender. So try nyo po yan mga palangga, napakadali lang siyang gawin, tapos hindi na kayo mahirapan di gaya sa iba na kailangan nyo pa ng... yung ibang style ng cheesecake na kailangan pa ng mga base. So, mas mahirap ngayon. Mas matrabaho. Pero dito, mas madali lang siya. Then, sa habang nandiyan na po tayo mga palangga, kailangan na rin po natin mag preheat ng ating oven in 220 degrees Celsius. So, ayan na po yung ating mixtures. Then, lagyan po natin ng butter yung ating spring foam pan para po dumikit yung ating baking sheet. So medyo malaki yung aking baking sheet. Hindi ko siya masyadong nakat. Pero anyway guys, ikat nyo siya yung sakto lang. Depende sa inyo. Mayaman tayo sa baking sheet eh. Ayan. So i-erase nyo lang po dalawang layer ng baking sheet para hindi po may ano siya protection yun. Hindi pag nasunog. So depende po sa inyo mga palangga kung gusto niyo talagang dark talaga siya, sunog na sunog or saktong golden brown lang din. So add na po natin yan guys and oven po natin siya, i-bake po natin siya ng 30 minutes. Then ayan na po siya, mag-wiggle-wiggle na po yan pag after ng baking time natin. Then hayaan po natin siyang lumabig at ilagay po natin siya sa ref overnight. So ayan na po yun ating burnt cheesecake mga palangga after overnight. So, okay, ginupit ko na. See, ang dami kong nasayang na baking sheet. Medyo madami akong nalagay. Ay, mga kapal. Malapad pala. So, ayan ang mga palangga, yung ating burnt cheesecake. Nako guys, ang sarap. Hindi po kayo magsisisi. Try nyo po siya. At okay lang po yun kung nakikita nyo sa taas na medyo dark na
dark talaga siya. Okay lang po yun, guys. Wala pong problema dun kasi yung lasa niya, masarap po talaga sa loob. Hindi po importante kung nag-dark ba siya, sa golden brown siya, or talagang darker lang, or depende sa inyo. Sunugin nyo siya ng sunugin. Pero masarap, guys, in fairness. Ayan, mga palangga, happy eating. So, please don't forget to subscribe, like, share, and comment na rin po. So, kung na-try nyo po itong recipe, ayan, share some comment, mga palangga. So, thank you so much, guys, for watching. And see you soon in our next vlog. I love you all.